so start na tayo. Bali, dito sa link, merong 3 files. Download natin yung lahat. Tapos, kung sakaling wala pang WinRAR, tsaka natin siya i-install. Para makapag-extract ng file na to. Kailangan siya. Ngayon, after nyan, so na-download mo na to. Click mo lang siya, tapos extract to MU, tapos mag-create siya ng folder. Okay, so pag meron tayo nito, next naman is muna natin install yung SQL. Okay, so install muna natin yung SQL niya. So ito yun. Setup. So sa setup, run as admin. Yan, tapos ito yung kakalabasan. Click yung installation. New SQL standard. Yan. So, ito yun. Next is, ito naman. Next lang. Next lang to. Accept license. Yan, okay na yan. Next na ulit. Yan, so pag umabot dito, possible. Okay lahat. Kasi minsan, pag ito hindi nasa-set, nararun as admin, hindi siya nag-error siya. So, pag umabot ka na dito, so okay na. Next. Dito naman, ang pipiliin, piliin dito, database, client tools, tsaka may pa isa. Management. Yes, ito. Okay, tapos kahit saan na lang siya save. Tapos dito, next lang din. Ano ko next lang to eh? Dito naman, automatic yung server agent. Automatic. Okay, next. Dito na lang tayo. Mix mode SQL. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang password natin dyan. Tapos, add ka ng current user. Yan. So, pag nag-create siya ng user dito ng desktop, so, next ka na. Okay. So, dito naman, install lang. Yan. So, pag tapos niya mag-install, dapat lahat to succeeded. Pag hindi, possible niyan, may naka-install na lumang SQL. O kaya hindi naka-admin. So, pwede na itong close. Yan. So, dapat makita mo na yung SQL config tsaka yung management. So, dito muna sa configuration manager. Yes. Dito tayo sa server network. Server network. Tapos, protocol. Tapos, enable din natin itong name pipes. Okay, pagka-enable niyan, dito naman, itong SQL server. Ito ba yun? Ayan, SQL server. And restart lang to. Ayan, so okay na. Tapos, pwede na rin close yan. Next, SQL. Punta na tayo sa studio. Yan, ito. Tapos, dito, papasok yung SQL authentication. Yung tinype natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na password. So, laging login niya is SA. Tapos, dito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, connect. Bali, need natin mag-create ng database dito. Pero, yung database lang naman ito. Bali, may script na to. Nandun ata siya sa ano, sa MU mismo na folder. So, ito sa season 18. Yan. Extract. Yan. So, pag na-extract na siya. Okay. So, ito. Balik ulit tayo dito. New database. So, new database. Create MU Online. MU Online.
Tapos dito, case sensitive dapat tong pangalan. Okay. New database ulit. Battlecore naman. Battlecore. Case sensitive din, so dapat malaki yung B tsaka C. It's okay. Tapos, dun sa folder kanina na na-extract, nandito yung script. Wait, nasan nga ba? Sa base ata. Oh, so base the datos. So, ito, ayan siya. Ayan, yung dalawang script. Dito sa query. Yan. Ngayon, minimize, tapos. So, MU online muna. Okay, tapos new query. Yan, so nag-create naman siya. Tapos ito. So, MU online, itong MU online na to. Na script. Drag lang siya. Tapos execute. Okay, yun na yun. Tapos ito. Naman, yung query ulit. Battlecore. Yan, execute. Wait, nag-okay ba lahat? Yan, okay lang yun. Ito, mukhang okay naman. So, yun. Afternoon, X na. Pwede na yung X. Yan. Tapos, next naman, dito ulit sa main folder, dito tayo sa startup. Ito naman yung parang ano niya, application, run as admin. So, add natin dito yung mga ano, mga server, hiwa-hiwalay kasi. So, kunyari, ito. So, nandito. Imbis click mo yan isa-isa, gagamitin mo na lang tong startup. Okay, so, add process. Sa labas. So, una, connect server. So, ito yon, connect server. Next, labas tayo dyan. Next naman, data server. Next, data server. Join server. Yan. Tapos, game server naman. Yan, game server. Tapos, next. Pwede naman itong add, pero di kasi ito gagamitin eh. Itong CS. Pwede naman yan i-check. Tsaka, yung anti-dump. Hindi naman kailangan yun kasi hindi naman online. So, naka-close lang. Ayun, suggestion kasi nung gumawa talaga nung ano, app na to is 1,000. Ay, 5,000 delay or 3,000. So, X muna natin yan. Configs. So, delete natin to yung may BAK. Tapos, startup. Open with Notepad. Or Notepad++. Gagana rin yun. Palitan natin yung... Oh, wait lang. So, ito pala. Naka-ano kasi ito eh. Read-only lang. So, tanggalin muna pala natin to. Tapos, apply. Para ma-edit siya. So, pagka-edit, palit lang to. 3,000. O kaya 5,000 na. Para sure. Nagahang kasi pag di napindot eh. Ayan. Tapos, Control S, save. Tapos, X na. Tapos, properties. Read-only ulit. Apply. Okay. Tapos, balikan ulit natin yung application na to. Hindi data ulit i-add eh. Ayun. So, na-add na siya. Ayan. Ngayon naman, bago siya i-click, kasi mag-i-start na kagad to talaga eh. Pero bago siya i-click, tignan mo muna yung IP natin. Tsaka yung mga need edit. So, sa main ulit tayo dito. CMD. Ayan. So, kunyari, pag nag-IP config ka dito sa, ano mo, CMD mo.
yung IP mo is eto. Eto yung gagamitin mong server IP. I-manual mo siya dito sa network mo kung sakali. Kaya lang kasi VM to eh. Pero, ayan. So, edit mo yan. So, dapat admin ka. So, ayan. Tapos, eto, IPv4. Tapos, edit mo ngayon to. So, kung, ayan, kukopay mo lang to. Para nakaret ka lang siya, hindi nagpapalit-palit. Ayan, kailangan mo lang siyang, kanyari yan. .13, tapos, ayan, tapos, Google. Ayan, tapos okay mo lang. Pag naka-DHCP ka, baka kasi magpalit-palit, so kailangan pa mag-edit. Kung wireless din naman, ganun din. Edit mo lang yung wireless mo. Same lang. Yun, kung may wireless ka dito, nandito lang naman yun eh. So, edit mo lang siya. Next naman is edit yung mga server. So, minsan hindi kita kasi yun. So, sa view, ito. Option. Tapos view ulit. Show natin yung mga naka-hide. Minsan kasi naka-hide eh. Connect server. So, dito walang papalitan. Connect server, data server. Wala din. Next, X data server. Ah, ito. So, may kailangan palitan. Chat server. So, kung ano yung nakita mo dito sa CMD na IP mo mismo, yun yung ilalagay mo. 113. Ayan. Save mo lang siya. Game server. Ito wala naman. Tapos, ito ba? Dito din. So, sa may Hermian. Tapos, config dev. Alam ko, meron dito. Edit mo din ito. Ayan, IP address. Oops. 1.13. Copy naman natin. Copy. Yan. Ano pa bang i-edit? Alam ko meron din dito sa data. Map server info. Ito ata. Oops. Ito, so, edit mo siya. So, kung 26 siya, palitan mo na. Pero sa save mo pa. Yan, okay. So, save. Next, mukhang wala na. Yan. Tapos, after nun, yan, kiklik mo lang to. Nandito yan sa startup. So, wait. Create na natin siya na shortcut. Shortcut. Cut mo siya. Okay, mo siya sa labas. Tapos yung server din. Server. Kliyente. Tapos main. Ito. Create shortcut ka rin dito. Create shortcut ka din dyan. Tapos cut mo rin sa labas. Para yun lang yung kiklik mo. Yan. Tapos pag naklik mo na to, kiklik mo lang tong start all. So, yan. To kaya, kami idle time siya kasi kailangan mo maklik yung okay. Okay, next. Yan, ganyan. So, pag nakaganyan na siya, click mo na ngayon itong main. Pero sa akin kasi hindi nagaganyan, naka-VM kasi ako. So, labas ko lang yung talagang folder ko sa main PC. So, ito talaga yung sa akin. So, yun, mapapansin, nakalabas lahat. Pero, ito kasi yung purpose nito. Para hindi mo na siya i-click isa-isa sa labas. So, click mo lang to. Yun, sa ibang
Yan, so pag may ilaw na siya lahat, yung main naman, ito, open. Ngayon ang tanong, kung nakapasok ka na dito, problema, paano ka na mag-create ng account? So, ito yung MU Editor. So, nandito siya sa, nakasave siya sa Hermentas. Hermentas Editor. Tapos eto. So, create ka lang din ng folder niya. Ayun ang shortcut. Tapos paste mo dito. Tsura niyan. Parang ano ito eh. Ayun, editor. So, pag nag-create ka ng account, ganyan, eto. So, madami na ako account. Ayun. Madami ko nang ginawa account. So, para mag-create ako ng isa pa ulit. Eto. Bagong account. Bago account, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, create. So, tignan natin kung gagana. Dito, bagong account, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iyon, gumana na siya. Ayan. Ayan. Yun, ito na. Wait lang, nakatanggal kasi yung sounds ko eh. Nakalimutan niya. Ayan, no? Oh, di ba? Okay, next naman, kung gumagana lahat, yung mga pwede pa nating ma-edit dito. Madali pa kasi pwede gawin. And next. So, ito. Ano gawa na ba ito? Oh, okay, gumagana din siya. Okay. Okay. Yan mga sir, so create pa ako ulit ng iba pa. Mga pwede pa natin ma-add. Kasi pwede mo siyang gawing GM. So example nun. So, eto ulit. Ito ba yung kanina? Si Emmy Editor. Pwede mo siyang gawing GM. Bagong account. Si Tess. Player GM. Pwede na siya mahirapan. Yan. Okay. Bagong account. Ayan. May logo na siya ni MU. Okay. Ito muna tayo. Ayan. So, example. So, mag-create ng F ko na wings. 37. Sa ibang videos ko na lang ito i-create. 763. Ayun. Oo, diba? Nice one. Okay. Ayun, ganun na lang. So, create na ako ng ibang videos. For creation ng mga items.